Magandang araw mga kayubi. So pupunta na naman po tayo sa isang farm na may problema sa kanyang mga alagang baboy. Pero bago po yun, tatawirin po muna natin ito. Habang naglalakad tayo mga kayubi, itake ko na rin po itong chance na ito para magpasalamat na po. So 1,000 subscribers na po tayo. Yan. And syempre po nagpapasalamat tayo kay Sir Jimmy, kay Sir Jasper, kay Sir Jeff, and kay Sir Bernie. Ano po na lagi po natin nakakasama sa farm. At syempre po yung mga farm na pinupunta natin, maraming salamat din po. At syempre po lalo-lalo na po sa inyo na mga viewers and subscribers po ng ating channel. Ayan. So maraming salamat po. 1,000 subscribers na tayo and next milestone 100,000. Okay, so ayan po mga kayubi, andito na po tayo ulit sa farm. Pero medyo wala po yata ang tao ulit. Pero papasok na rin tayo. Say what? Ito po ang kanilang bantay. Ayan, at napakabagsik. So ito po, pupunta na tayo dun sa baboy na may problema. Ayan, medyo mausok lang. Pero meron po ditong baboy. Ayan. Meet Baby Dena. Si Baby Dena po ay yung panganay na anak ng namayapa na si Mami Dena. So kung matatandaan po natin, ito po yung inahin na may naiwan na biik sa loob at hindi po nailabas nung siya po ay nanganak. Ano po, so sa kasamaan palad po siya po ay namatay at hindi naka-recover dun sa kanyang problema. So eto na po siya ngayon, 40 days old na ang kanyang edad pero ang kanya pong timbang ay nasa 3 kilos pa lang. Oh, ano po, no! Sumpang siyang fat-bellied pig. Ito naman po yung kanyang source ng init since wala pong nanay, wala rin pong kuryente dito, so ito po yung ginagawa nila para mapainit yung paligid ng ating biik na si Baby Dena. Ayan, and then since wala po nga siya nanay, ito po dumedede siya, meron siyang sariling bote, dyan po nilalagay yung gatas. Ayan, so sa ngayon po tubig lang ang nakalagay dyan. Marunong na siyang dumede talaga, or no choice po, kailangan niya matuto na dumede sa bote talaga. Sa ngayon po, hindi pa raw natututong kumain ito na solid feeds, na medyo late na po. Ano po, so mamaya po tuturuan natin na siyang magsimulang kumain ng solid na pakain. Isa rin po siguro ito sa dahilan kung bakit medyo delayed na talaga ang laki niya. Sobrang bansot na siya para sa kanyang edad. Kung tutuusin po itong si Baby Dena sa business point of view, ay hindi na natin masyadong pagkakakitaan dahil mabagal na talaga ang kanyang paglaki. Pero binisita pa rin natin siya dahil po dito sa rectal prolapse. Oh, no! So ngayon po, try po natin siyang bigyan ng first aid para masolusyonan ang kondisyon na ito. So ngayon po, meron tayo ditong asukal at tubig. Ilalagay po natin yung asukal dun sa tubig hanggang sa hindi na siya kayang tunawin. So tayo po ay gumagawa ng hypertonic solution at ito po ay i-apply natin dun sa lumabas na puwet ng ating alaga na si Baby Dena. So ito po ay makakatulong para lumiit yung namamagang puwet ni Baby Dena para mas mabilis din natin siyang maipasok pabalik. Po. So ito na po yung finished product natin. Parang medyo kulang lang tayo sa asukal pero itry na rin po natin ito. Ano po? Ilalagay po natin ito sa lumabas na puwet ni Baby Dena. So hindi ko na po titikman bago natin gamitin. Ito na po si Baby Dena. Medyo malapit lang ito. Dapat kasi nakababad yun. So ngayon po, ina-apply natin siya sa pamamagitan ng pagbuhos pero ideally, ito po dapat ay nakababad ng 10 to 15 minutes para talagang lumiit yung lumabas na puwet o yung rectal prolapse.
So medyo lumambot na siya, kaya try na po natin ipasok. Eto, huwag mo nga kagatin. Ginagamit ka nga ng... Saan na kayo yun, titi? Sige lang, mami. Basok na. Isa pa pong first aid para sa rectal prolapse is yung paglalagay ng yelo para mabawasan yung dugo na pumupunta dito at mabawasan din yung pamamaga. So ito po, nilalagay din natin ng yelo. Pwede rin po itong tahiin, pero hindi po tayo ready. Wala tayong dalang panahi. Sige nga, bibitawan mo lang muna. Lumaki din naman eh. So ito po, bigyan na po natin ng feed si Baby Dena. Dahil hindi pa nga daw po siya marunong kumain ng feed. Eh ano, kumakain naman siya eh. Lagyan mo lang siya lagi. Ako makakain na. Pero at least dapat matuto na siya. Ang isang ano mo dyan, dapat medyo ano, konti-konti lang tapos pwede mo rin basain, kaya haluan mo ng gatas. Yung feeds po. Habang inoobserbahan po si Baby Dena kung lalabas ulit yung kanyang rectal prolapse, pasyal po muna tayo. So ito po yung mga bagong gawa na farrowing pens at may nakalagay na po dito ang tatlong inahinin. Ayan po. So mga ito po ay nabreed na, and then yung isa ay buntis na. Then ito pa po yung kanilang mga fatteners na medyo lumaki na. At ngayon po ay nasa grower stage naman sila. Balikan po natin si Baby Dena. Yan, nilalagyan pa rin po ni Kuya Damo ng yellow yung puwet. Although hindi naman po lumalabas ulit yung prolapse, pero inaalagaan pa rin ito ng yelo. Ano po? So, ngayon po, i-discuss naman natin kung bakit nagkakaroon ng rectal prolapse ang ating mga alaga. So, ito po ay pwedeng dulot ng iba't ibang factors. So, meron pong pwedeng ito ay dulot ng mycotoxin na galing sa amag ng feeds. Ito po ay pwedeng magresulta sa pagkakaroon nga ng rectal prolapse. And then aside po doon, yung mga kondisyon or mga activities kung saan ng ating mga baboy ay nagkakaroon ng pressure sa kanilang tiyan para umire. Katulad po ng halimbawa, ubo. Kapag umuubo sila, syempre napapa-iri din sila or nagkakaroon ng pressure sa kanilang tiyan. And then yung mga pag-aaway, and then kung constipated ang ating mga alagang baboy, and then syempre ganun din kapag may diarrhea sila, kung saan sila po ay umiire talaga. And then syempre po kung talagang maluwag na rin yung muscles dun sa palibot ng kanyang puwet, pwede po talagang lumabas yung kanilang puwet at magresulta din sa rectal prolapse. Sa case po ni Baby Dena na hindi pa naman siya kumakain at wala rin siyang kasama sa kanyang kulungan, so malamang po na rason kung bakit siya nagkaroon ng rectal prolapse ay dahil sa diarrhea. Ito naman po ay posibleng dulot ng pag-inom ng gatas na mali ang halo. Ayan, kaya dapat po tama lagi ang halo natin sa gatas na binibigyan natin sa ating mga biik. Ayan po mga kayubi, ang first aid na pwede natin gawin kapag nagkaroon ng rectal prolapse ang ating mga alaga. Ano po, although ang rectal prolapse po talaga, pag minsan nagiging pabalik-balik yan. Kaya nga po yung iba, pag nagkaroon ng rectal prolapse ang kanilang alaga ay binebenta na para hindi na po maging sakit pa ng ulo. Ano po, pero sa case po ni Baby Dena, syempre medyo maliit pa siya. Hopefully po hindi na bumalik yung kanyang rectal prolapse at maging effective yung pinapagawa natin sa kanya. Ayan po, sana meron po tayong mga bagong natutunan dito sa video natin na ito at maraming salamat po muli sa panonood. Baboy! Isa pang baboy na may katuwaan, mampasaya ng pigro.